Hello mga lovely people. So, magluluto po ako ng escabeche na tilapia. So, para siyang Bisaya version na sweet and sour, no? So, ito po yung mga ingredients natin. Ito po ay tilapia, syempre. Mahigit 1 kilo yata to. Sobrang laki niya. Tapos, lalagyan ko lang ng bawang, sibuyas, tapos bell pepper, mixed red and green, tapos sliced fresh ginger, ano po. Naman sa sauce niya. Ayan, may oyster sauce. Tansya-tansya lang. Tapos, ano, 4 na kutsarang brown sugar, 2 tablespoons of cornstarch. Kailangan din ng suka. Kung meron yung, ano ba yun? Cane vinegar. Mas masarap po yun. Ayan, toyo. And then, asin para panghimas sa isda. At syempre, mantika. Ayan, yung prito natin. Ayan, so, lagyan ko lang muna ng asin. Asin yung sakto talaga. Tapos sa kabilang side din. Diyan ko lang muna pinato. Ayan, so, syempre, sariling sikap tayo. 1/2 cup ng suka. Prepare ko na bago ko pa prituhin yung isda. 1/2 cup ng toyo. Ayan. Tapos, lagyan ko ng 1 cup ng mineral water. Mineral water po yan. Syempre, may konting ano ng toyo. Tapos, haluin lang. Ayan. Tapos, set aside na muna natin. Yan, medyo na this beauty yung buntot niya. Ayan. So, naprito na. Buti nagkasya sa pinggan. Ayan, low heat lang. Using the same pan. Nawasan ko lang yung mantika ng pinagtutuwa ko kanina ng tilapia. Mga 1 minute lang, tapos lagay na natin yung sauce. Thank you.
kaya result nito? So ayan, maganda na po yung pagkalapot niya. Ang gagawin ko lang dito yung parang itatoppings ko siya sa piniritong isda. Ayan po, kaya minake sure ko po na luto talaga yung tilapia natin. Diba? Finish paddock. So then, hello mga lovely people. So it's tiki man time. Tilawan tanig. Nagkadimao ba ni nanay ko magaling mag-iskabeche. Yan. Sabi na natin nagbuot-buot na po kung ako aning resipihan. Kain po! Tambahan. Sakto sa alat, sakto sa tamis asim. Tama lang lahat. Oo. Kung gusto niyo pong sundin yung quantity ng yung measurement ng liquid ng sauce. Ayan po mga lovely people. So, paano po? Once again, thank you po so much sa ating mga bagong subscriber, followers, and friends dyan. At saka thank you din po sa mga nagko-comment, nagla-like, at saka nagsishare. And ano pa ba? Sana ay masubukan niyo itong mga patsyam-patsyam recipes ko. Ano po? Tapos kung meron po kayong may comment, meron po kayong may suggest, o di kaya may recommend, sulat niyo lang po sa comment section. So, paano mga lovely people? Enjoy cooking. God bless. Keep safe. Hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina di Pichi, the home of patsyam-patsyam recipes. Ciao, ciao!